Welcome back ulit sa ating munting channel, mga kabarangay. Ayan, magluluto tayo ng pork barbecue. So ituturo natin ang ating diskarte sa pagluluto ng pork barbecue na talaga namang masarap at patok at juicy at talaga namang with Java rice, mga kabarangay. Samahan natin ng Java rice para kumplito. Siyempre pag pork barbecue or chicken barbecue with Java rice, yan sa mga kainan, sa mga restaurant, sa mga basta sa mga kainan, mga kabarangay. Ayan. At syempre, ayan, unang-una, hiwain muna natin na medyo panipis. So siya nga pala ang binili nating pigi rito ay nasa 1 kilo. Ayan. Pero mas magandang gamitin ang kasim, mga kabarangay, kasi yun pinaka-juicy at malambot sa parte ng baboy. Ang kasim, basta wag lang masyadong mataba. So ayan, mga kabarangay, hiniwa-hiwa na natin ang ating pork barbecue na medyo panipis. Ayan. Shoutout sa aking mga nagpapa-shoutout dyan. Pasensya na kayo, mga idol. Sa next video pala natin, shoutout ko kayo lahat. Huwag po tayong mag-alala. Pasensya na at hindi ko kayo ng shoutout ngayon. Ayan, hindi ko na isama sa ating voiceover. So ayan, ang timplada natin rito. Noong una, pagkahiwa, pinigaan natin ng maraming kalamansi, mga kabarangay. Siguro at least mga 10 pirasong kalamansi. At syempre yung paminta at konting bitsin at yung brown sugar, mga 1 kutsara, mga kabarangay. At syempre nag-additional tayo rito ng seasoning, oyster sauce, ayan, at kunting suka, mga kabarangay. At syempre yung ating soy sauce, yan, i-mix-mix lang natin siya para magiging masarap na pork barbecue, mga kabarangay. So ayan, syempre lagyan pa natin ang pampabango yung bawang, tatarin lang natin, sama na natin pati balat. Ayan, mga kabarangay, para pag marinate natin, masarap. So i-marinate natin siya nang depende na po sa inyo, pwedeng 2 oras, pwedeng after pagkaumaga, 24 hours, so depende po sa inyo kung gaano ko ka kailangan na. So ayan, nag-additional po tayo ng konti ketchup para medyo mamula-mula ang ating pork barbecue pagka ito yung naluluto na, mga kabarangay. Ayan. So lamasin at syempre pagkalamas at syempre i-marinate na natin. So marinate muna natin siguro ng mga 1 oras or 2 oras. So ayan, pagkalipas natin na i-marinate ng mga 2 oras, so tutuhugin na natin siya. Ayan, mga kabarangay. At siguraduhin lang natin pagkatuhog na pasok na pasok yung laman sa steak. Kasi pagka lumabas yung steak, masusunog po yan sa ating uling, sa ating apoy pagka sinalang. So dapat walang steak na nakalabas. Puro siya karne, ayan. So ayan, tapos na natin tuhogin lahat. So naka 20 pieces na tuhog, pero medyo malalaki ang aking tuhog ng aking barbecue steak. So pwede na siguro ibinta to sa 30 ang isa, mga kabarangay. Ayan. So 30 sa 20 pag naubos, nasa 600 din. So ang puhunan 300. So may tubo kang siguro mga 200 plus, kasi siyempre may uling pa, may ingredients pa. Ayan. So ayan, iluto na natin sa ating ulingan ang ating pork barbecue. Ayan, mga kabarangay. Ganyan lang kasi kasimple gumawa ng pork barbecue na talagang subok na sa aking mga pinapasukan, mga canteen, restaurant, at talagang ganito ang aming templada, mga kabarangay. Ayan. So sinishare ko lang sa inyo, pero di ko sinabing ito na talaga ang pinakamasarap. Ito lang ang masarap para sa akin. Pero di ko sinabing ito'y talaga ang templada ng pork barbecue. Ayan, mga kabarangay. Baka may mag-comment na naman na ganyan talaga ang pork barbecue. So maraming option ang pork barbecue. Maraming diskarte, maraming templada. So depende sa pinapasukan nyo, depende sa alam nyo, mga kabarangay. So ang sinishare ko lang na lasa ng aking nalalaman ay ganitong templada lang. Ayun. So siyempre habang niluluto, pahira natin siya nung ginawa natin pampahid kanina na may konting ketchup, mayroong konting seasoning. So ayan, luto ng ating pork barbecue, mga kabarangay. Ayan. So ngayon ang sunod naman natin gawin ay gagawa naman tayo ng Java rice. Ayan, Java rice na napakasarap. At siyempre gumamit tayo rito ng acquitty oil, mga kabarangay. Ayan. So ayan yung bahaw natin, ginisa na natin para magiging makulay ang ating Java rice. Talagang medyo may kulay ang Java rice, mga kabarangay. So ayan, ang templado ko rito ay rock salt lang, at syempre nilagyan natin ng konting turmeric powder ang ating Java rice, mga kabarangay. So ayan, paluto ng ating Java rice, at syempre may konting ketchup yan. So depende pa rin yan sa nagluluto kung anong diskarte niya sa kanyang Java rice. Ayan, mga kabarangay, luto ng ating Java rice with matching pork barbecue. Ayan. Napakasimple, napakadali ng ating mga menu lutuin. Talagang Pinoy na Pinoy ang dating. So ayan, mga kabarangay, kain po tayo.